exhibitor, parang art exhibition siya. And free lang to, you can check it out. I will put the link down below. Libre lang siya. So, whenever you are in Bangkok, try nyo dito. Ang ganda, as in. So guys, we're so lucky. Nakakuha kami ng postcard and ng tote bag. Perfect. Guys, meron din ditong Event Boy. Parang siyang Beautrium din and Sephora, ganyan. And naka-sale din. So, papabudol ba tayo? Busog pa ako eh. We'll be right back.
kasi ito yung isang sikat na matcha cafe sa kanila. Tong sana. So guys, kakatapos lang namin na mag-coffee and dong sa Louis Vuitton event ni Ate Faye. And nandito kami sa Central Embassy Mall para mag-ikot dahil aalis na kami mamayang gabi. So parang technically, last full day na namin. So guys, I'm here at the Central Embassy Mall pa rin. And yung sa 6th floor nila, ang ganda, parang social na food court. Parang may pagka-library vibes and then iba-ibang dining establishments. Ganda ng vibe dito as napakita ko rin naman sa inyo. And ngayon kakain na ako. I just ordered a burger from Smizzle. So ayun, kain tayo guys, samahan niyo ako. Guys, hindi tayo nabudol dahil walang sale at si Ate Faye magaling mang convince na hindi worth it at wag muna ako magpabudol. Guys, ngayon pa lang kami magtitake ng MRT ng BTS pala ni Ate Faye. Paalis kung kailan paalis na. So guys, kahit rush hour dito, parang hindi niya masyado ramdam up kasi maayos yung sistema.
nandito pa rin kami ni Ate Faye sa CM Center. And then, umupo muna ako sa Starbucks dahil napapagod na. Grabe. Nilaban ko kasi yung boots, guys, para dun sa Louis Vuitton exhibition something. So, ayan. Hindi siya pang lakad-lakad rito. So, ayan. Chill muna ang akala at magaganda-gandahan muna dito. Charak! So guys, nandito pa rin kami sa Maiseum area. And parang Hong Kong feels yung street dito. Eh, tatari kami puntahan ni Ate Faye na last na bago kami bumalik dun sa hotel. So guys, magkakatabi lang rito, ayan, si CM Escape, and then tong MBK Center, and then nandito yung CM Discovery, ayan. Guys, ito yung Bank of Art and Culture Center, libre dito, pwede kayo pumunta, until 8 PM siya. Guys, grabe yung tila sa setback na check-in. Nakakaloka. Parang sa letter N siya. Tapos nakarating kami dito sa letter R. Sa haba ng tila. Ayan, nandun siya sa letter N. And dito kami sa end of the line. Sa R. Okay. So guys, nakalagpas rin sa immigration sa wakas. Sobrang bilis lang. Automated kasi.
Nagtagal lang kami dun sa pila sa ano, baggage drop kasi 12:30 AM nag-open yung for our flight. So ayun, doon kami natagalan sa paghihintay sa Cebu Pacific. Ano ba yan, Sempak? Charot! Ayun guys, since maaga pa, mag-shopping muna tayo sa Hermes. Charot! Ayun, mag-amoy-amoy muna tayo ng mga perfume dito guys. Ayan guys, merong mga ref magnets. Ito talaga yung habol namin. Medyo pricey lang siya rito, 150 baht per piece. Pero pwede na. Meron din mga other items dito. Parang mga incense yata to guys. Ayan. So ayan guys, bumili lang ako ng ref magnet. Dito lang kami ni Ate Faye sa McDonald's and mag-snack lang kami before we board our flight. Let's eat guys. So guys, nandito ako sa Boots and gusto ko na ubusin yung natitira kong bat. Kasi sayang din, hindi ko naman na yun magagamit. Baka hindi naman ako agad bumalik here in Thailand. So naghahanap ako ng mga pwede kong bilhin. Nasa around 400 something na lang naman siya ata. So ayun, hindi naman ako mahihirapan na gamitin kasi medyo pricey yung mga stuff din dito. So baka nga isang item lang yung mabili ko. So guys, success, nagamit natin yung titira kong pack and nag-close na sila. Lagi akong naaabutan ng closing ng mga shops na kaloka. So ayun guys, nakabili lang ako ng shower gel, isang conditioner at saka dalawang liniment. O diba, bongga. Guys, so may Kilian dito. O bugs, 8,000 baht. Almost 9,000 kala. Again guys, thank you so much for watching and please stay tuned for more vlogs and I will see you in the next one. Bye!